Dumating na sa bansa ang karagdagang 500,000 doses ng Sinovac vaccine na binili ng Pilipinas sa China. Pero kapos pa rin kaya pati sa Israel, nanghingi na ng tulong ang ating gobyerno. Saksi si Sandra Aguinaldo. Ang mga hindi makalabas sa Marikina, pinuntahan na para mabakunahan kontra COVID. It is definitely a help. You are increasing your resistance. Kaya naman ang pakiramdam ko. Eh, para maligtan tayo sa COVID. Tuloy-tuloy, ngunit paunti-unti ang nababakunahan natin ngayon. Ito dahil na rin sa napakalimitadong supply na meron ang Marikina. Dahil kapos ang supply ng COVID vaccine, malaking tulong ang bagong dating na 500,000 doses ng Sinovac. 2.5 million doses na ang biniling bakuna ng Pilipinas sa China, habang 1 million doses ang donasyon na tinatanaw na utang na loob ni Pangulong Duterte. Kalaki ng utang na loob natin sa China. Hindi na yung bakuna libre. China is a good friend. Mayroon tayong utang na loob na marami, pati yung bakuna natin. Binanggit yan kagabi ng Pangulo sa gitna ng pagtalakay niya sa isyu ng West Philippine Sea. Dati nang tanong ng ilan, teritoryo ba ang kapalit ng bakunang donasyon ng China? Hindi po tayo bulag sa mga tulong na natatanggap natin, at huwag po natin kalimutan na hindi lang po nagbigay ng 1 milyong libreng bakuna ang China, anyo lang naman ang Pilipino yan. Tumatanaw po tayo ng utang na loob. Bukod naman sa China, magdo-donate din ng milyong-milyong dose ng bakuna ang COVAX facility sa pamumuno ng World Health Organization at may ambag mula sa iba't ibang bansa at organisasyon. Posible ring mag-donate ng 500,000 doses ng Sinopharm vaccines ang United Arab Emirates. Mahigit 1.8 million doses naman na ang naibakuna sa bansa. Malayo pa yan sa 70 million na target na mabakunahan para magka-herd immunity. Bumaba ng mahigit 8,000 ang nababakunahan sa Pilipinas kada araw. Kung magpapatuloy na ganyan, sa 2027 pa maaabot ang 70 million target. Sa mga bansa sa Southeast Asia, pang-8 sa pagbabakuna ang Pilipinas kung ibabase sa porsyento ng populasyon. Ayon yan sa Our World in Data as of April 28. Singapore pa rin ang nangunguna, sunod ang Cambodia at Indonesia. Naungusan ng Pilipinas ang Brunei at Vietnam, bagamat hindi lalagpas sa 400 ang active cases nila, di gaya sa Pilipinas na may mahigit 69,000. Para mapabilis ang vaccination sa Pilipinas, humingi na ng tulong ang ating gobyerno sa Israel. Pati sa Israel po, na sumulat na rin po kami ng letter of intent na makakuha ng access para yung mga excess po ng mga countries po nito ay magkaroon po rin po tayo. Ang kaso lang, we can't give vaccines because there is agreements with the companies that you can sell it to a third country. You can't give it to a third country according to the contract that you have with Pfizer. Among all this package of issues that we discussed, halos back to normal sa Israel na ayon sa ambassador ng Israel sa Pilipinas ay dahil sa maagap at mabilis na vaccine rollout, maayos na healthcare system at agresibong kampanya kontra COVID. Naghahanda na nga rin silang magbukas ng turismo. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.